kasaysayan ng bawat kalye, lungsod, bayan at probinsya. Kanino ito ipinangalan? Saan ito nang galing? Ano ang naganap dito? Ito ang literal na kwentong bayan, GPS Podcast. GPS Podcast. Podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast at sa Videocast. Kaya po ngayon ay napapakinggan sa Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast, sa Red Circle at pati na rin sa Apple Podcast. And also napapanood rin po tayo ngayon sa YouTube at sa Facebook. So kung kayo pa ay nanonood sa ating YouTube channel na Podcast Demands, huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe at click ang notification bell button para masundan niyo po yung mga susunod na episodes ng GPS Podcast na lagi po nating ina-upload tuwing Biyernes. At kung kayo po ay nanonood sa ating Facebook page, The Podcast Demands, huwag niyo pong kalilimutan na i-like at i-follow ang ating page. Oh, namiss ko yung ganitong concept sa totoo lang. Hirap pag-setup ng ano, nung newscast nung sa previous series natin sa GPS Podcast, yung headline series natin. Kaya kailangan talaga na mag-formal ka talaga at pag-bihis na parang newscaster. Kaya ngayon, tapos na yung headline series natin at balik na tayo sa dati nating concept. Ngayon mga kapodcast, pumasok na tayo sa buwan ng Agosto. Lalo na pat, pinagdiriwang ngayon. Di ba malapit na yung pagdiwang yun ni Enzo? Yung National Heroes Day. And syempre, may kinalaman dito yung ating panibagong serye na pag-uusapan natin ngayong buwan ng Agosto dito sa GPS Podcast. Tungkol nga ba sa nito, mga kapodcast? Ito ay tungkol sa mga kampo ng militar at ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, ang kabagat ng ating panibagong serye ngayong buwan ng Agosto ay kampo. Napakasimple lang. Kampo. Kampo ng militar, kampo ng pulis, lahat ng yan, pag-uusapan natin. Okay? At sa apat na Biyernes ng Agosto, mga kapodcast, pag-uusapan natin ang mga kampo ng militar at pulisya mula Metro Manila, Luzon, Visayas, at Mindanao. Sa unang bahagi ng ating serye ng kampo, pag-uusapan natin ang mga military and police camps sa Metro Manila. Bawat kalye, bawat kanto, may kanya-kanyang kwento. Tunghayan dito sa GPS Podcast. Ang pag-uusapan natin ay mga military and police camps sa Metro Manila. So magsisimula tayo sa pambansang himpilan ng ating kapulisan, sa Camp Crame. Matatagpuan ito sa kahabaan ng EDSA, sakop ng Quezon City. Ang Camp Crame ay dating himpilan ng Philippine Constabulary hanggang sa ito ay maging Philippine National Police noong 1991. Isa sa mga rallying points noong 1986 EDSA People Power Revolution. Ang Camp Crame ay isinunod sa pangalan ng kauna-unahang Pilipinong hepe ng Philippine Constabulary, si Brigadier General Rafael Crame, ako ng Kastilang Gobernador General na si Joaquin Rafael de Crame. Matapat ng Camp Crame sa Quezon City ang Camp Aguinaldo. Unong himpilan naman ng Armed Forces of the Philippines. Itinatag ito noong 1935 bilang
Camp Murphy sa pangalan ng huling Amerikanong gobernador-general at unang high commissioner na si Frank Murphy. Kaya pag nagawi ka sa bandang Cubao mga kapodcast, may makikita kayo doon na biyahe ng jeep na Cubao Murphy. So saan nga ba matatagpuan yung Murphy? Doon mismo sa may area malapit sa Camp Aguinaldo. Sabi ko nga, ang dating tawag doon sa Camp Aguinaldo ay Camp Murphy. So tuloy tayo. 1965 nang ito ay maging Camp Aguinaldo. Mula naman sa pangalan ng unang pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. A year before mga kapodcast, namatay si Emilio Aguinaldo at age 94 sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Isa rin ang Camp Aguinaldo sa mga rallying points ng EDSA People Power noong 1986 kung saan nangyari ang makasaysayang salubungan ng nooy hepe ng Philippine Constabulary at magiging pangulo na si Fidel V. Ramos at ng nooy Defense Minister at magiging Senate President na si Juan Ponce Enrile. Ito sa mga ahensya ng gobyerno ang matatagpuan sa loob ng Camp Aguinaldo, ang Department of National Defense, Office of the Civil Defense at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Sunod naman nating tutunguhin ang Camp Karingal, ang punong himpilan ng Quezon City Police District o QCPD. Una itong nagsilbing presinto ng Metropolitan Command o Metrocom ng Philippine Constabulary. Ang kapo ay una rin tinawag na noon na Camp Datuin na hindi malaman kung kanino nga ba nagmula ang pangalan. Kung A, kay Bernabe Datuin ba ng Counterintelligence Corps o kay Sergeant Pedro Datuin, 45th Infantry Philippine Scouts. Pero pareho silang namatay sa pakikipaglaban noong World War II. Taong 1986 nang ang Camp Datuin ay maging Camp Karingal na isinunod kay Brigadier General Tomas Karingal, isa sa mga nakipaglaban sa mga Hapon ng World War II at nagsilbiring hepe ng Quezon City Police Department sa loob ng mahigit 20 dekada. Taong 1984 nang ma-assassinate si Karingal ng Alex Bongkayaw Brigade ng rebeldeng komunistang grupong New People's Army. Tungo naman tayo sa kabisera ng ating bansa, ang Maynila. Dito kasi matatagpuan ng Naval Station Jose Andrada, ang punong himpilan ng Philippine Navy. Ang headquarters ng Philippine Navy ay isinunod kay Captain Jose V. Andrada, ang unang Pilipinong Commodore at unang Flag Officer in Command ng Philippine Naval Patrol, ang sinundan ng Philippine Navy. Sa Maynila, we are going southwards naman. Una ay sa Villamor Air Base na matatagpuan sa lungsod ng Pasay. Itinatag ito noong 1919 bilang Nichols Field. Kaya sa SLEX, kapag sinabi mong SLEX Nichols, ibig sabihin nun yung daanan ng papuntang SLEX, which is yung Skyway, ay dun sa may bahagi na ngayon ay Villamor Air Base. So tuloy tayo. Itinatag ito noong 1919 bilang Nichols Field, isang military airfield ng mga Amerikano. Matapos ng World War II, ang Nichols Field na naging Nichols Air Base ay naging Villamor Air Base naman. Nasa pangalan ng bayaning piloto noong World War II na si Colonel Jesus Villamor. Ang huli ay sa Fort Bonifacio, ang punong himpilan ng Philippine Army. Una itong tinawag na Fort McKinley ng itatakot noong 1901. Nasa pangalan ng dating pangulo ng Estados Unidos na si William McKinley. World War II, nagsilbi itong punong himpilan ng United States Army Forces in the Far East o USAFE. Taong 1949, nang i-turn over ng Amerika ang pamamahala sa Fort McKinley sa pamahalaan ng Pilipinas. After the liberation ng 1945 baka podcast, noong 1946, nung nakalaya ng Pilipinas noon after World War II, lahat ng mga
lahat ng mga kampo ng militar ng Amerika na ginamit nila, except sa mga base militar nila, ay itinurn over nila na nila sa pamahalaan ng Pilipinas. Kabilang na rin yung bukod dito sa Fort Bonifacio ay pati rin yung Villamor Air Base doon nga sa Pasay. So, tuloy tayo. 1957 nang pinalitan ang pangalan ng kampo at naging Fort Bonifacio. Mula sa pangalan ng ama at supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio. Parang may narinig rin akong fact mga kapodcast na sinasabi raw na si Andres Bonifacio ay parang isa sa mga masabi natin claims dito na siya rin ang ama ng Philippine Army. Kung sila pulapo, sinasabi raw na ama ng Armed Forces of the Philippines. So, ito ang panghuli. Ito na ang nagsilbing punong himpilan ng Philippine Army. GPS Podcast. Sa ikalawang bahagi ng ating serye na pinamagatang kampo, pag-uusapan naman natin ang mga military at police camps sa buong Luzon naman. So mula norte hanggang southern Luzon, hanggang Kabikulan, hanggang Mimaropa, pag-uusapan natin ang mga kampo ng militar at ng mga pulisya. Okay? So kung nagustuhan nyo po yung episode natin ngayon mga kapodcast, like, comment, share, and subscribe sa ating YouTube channel na Podcast ni Mans. And also, don't forget to like and follow our Facebook page, Podcast Demands. And i-follow nyo rin po ang Fact on Track at GPS Podcast sa Spotify, Anchor, Pocket Cast, Google Podcast, sa Red Circle, at sa Apple Podcast. And i-follow nyo rin po ako sa aking mga social media accounts, sa Twitter, sa Instagram, sa Laika, sa TikTok, at sa Kumu. At abangan nyo po bukas, meron na ulit tayong Coffee Break! Kasama pa rin po natin dito si Enzo alas 7 ng gabi sa Facebook Live ng Podcast ni Mans. And syempre, sa mga magti-team replay dyan, abangan nyo po, i-upload natin yan sa YouTube channel natin na Podcast ni Mans. Ito po si Mans at ito ang podcast show na literal na kwentong bayan, ang GPS Podcast. God bless everyone, God bless the Philippines, purihin po ang Panginoon. Happy weekend mga kapodcast! Ito ang GPS Podcast. Walang chismisan, kwentuhan lang.